Pinatay, isinako at itinago sa bodega. Ganyan ang sinapit ng isang dalaga sa lalaking masugid daw niyang manliligaw. Nakatutok si Bon Aquino. Makikita sa kuhang ito ng CCTV sa Barangay Kupang, Muntinlupa ang lalaking may hilang sako madaling araw kahapon. Hinihinalang laman ng sako ang katawan ng 22 anyos na si Shiva Adare May Prementil. Ayon sa kaibigan ng biktima na si Gina, di niya tunay na pangalan. Kasama niyang nangungupahan sa isang bahay si Shiva. Umaga raw kahapon ang malaman niyang nawawala ang biktima. Nang maglinis daw ng bahay si Gina, nakita niya ang mga bakas ng dugo sa unan at kutso ni Shiva. Tumakbo na po ako sa mga kapitbahay ko. Pinakita ko po na madaming dugo yung higaan ni Sheba. Kasunod dito, ang helper na may access din sa bahay na si Alexander Morpus. Naging kakaiba raw ang kilos dahil pati ang kumot at sapin sa higaan ni Shiva ay nilabhan niya. Kinuha po niya, hinos po niya agad yung mga dugo. Hindi ko naman po sinutos na linisin niya. Nakitaan din daw si Morpus ng mga kalmot sa leeg at mukha. Basta malapit sa lips niya, tapos may scratch pa siyang isa. Ganun po. Eh, alam ko po, mahaba pong kuko ni Sheba. Dito na nila sinubukan tignan ng CCTV sa lugar. Pero bago raw ito, kinausap si Gina ng ama ni Morpus para hanapin si Shiva sa bodegang tinutuluyan ng kanyang anak. At doon na nila nakita si Shiva, wala ng buhay at nakasilid sa sako. May hiwa rin siya sa tiyan, sugat sa ulo at tinanggalan pa ng isang daliri. Si Morpus biglang nawala sa lugar. Dahil dito at sa kuha ng CCTV, lumakas ang paniniwala ng mga pulis na si Morpus ang lalaking nakuhanan ng video habang may hinihilang sako. Obsessed tong lalaki to sa ating victim. Kasi yung sa witness natin, umaga masugid na manliligaw ito ating itong suspect dito sa victim. Kaso lang, hindi naman na binibigyan ng atensyon itong suspect. Gawa nung itong victim ay may boyfriend. Patuloy ngayong pinaghahanap ang suspect na si Morpus na maharap sa reklamong murder. Von Aquino, Nakatutok, 24 oras. Hinold up ng mga nakamotorsiklong salari ng ahente ng cellphone load sa Cainta, Rizal. Yan ang tinutukan ni Mav Gonzalez. Tirik na tirik ang araw nang dumating ang rider na ito sa Barangay San Andres, Cainta, Rizal, alauna ng hapon kahapon. Ahente ng cellphone load ang rider at maniningil sa customer. Pagparada niya ng motor, may dumaang isa pang motor na may dalawang sakay. Maya-maya, dumaan ulit ang naturang motorsiklo. At nang makasingil na ang lalaki, bumalik ang dalawang sakay ng motor at huminto. Nung nandito na yung motor, bigla siya nagtanong na pwedeng magtanong. Pas bigla siyang bumaba yung isa. Yung isa pumayos sa may gilid, yung isa naman, biglang sabi, huwag kang tatakbo, babarilin kita. So ganun na lang yung ginawa, yung binigay niya na lang yung bag niya. Sabi niya nga ganun, binigay ko na lang yung bag ko para wala na rin din madamay. Sumakay ulit ng motorsiklo ang salarin. Itinabi niya ang motor pero bumaba pa ulit. Sunod niyang pinagdiskitahan ang utility box naman ng motorsiklo ng biktima. Nakakuha pa ang salarin ng cash at bagong cellphone. Doon na sila umalis. May baril kasi yung isa na nasa may dulo, may bag siya, nakaganon yung sukbit yung kamay niya. Tapos din yung isa, napalabasan na ako para humingi ng tulong. Hindi na ako makaano, biglang tumingin yung isa na sa akin. Kasi talaga naka-helmet sila talagang. As in, hindi mo makikita. Pangalawang insidente na raw ito ng hold-up sa lugar. May nauna ng kolektor na hinold-up din ang riding in tandem sa parehong kalsada. Sila walang silang kinakatakutan kahit may CCTV. Nai-report na sa pulisya ang krimen at hinahanap na ang mga sospek. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 oras. Mahigit 100,000 pisong halaga naman ang relo at pera ang ninakaw sa tindahan sa Balagtas, Bulacan. Arestado ang suspect na isa palang minor de edad. Ang nahulikan na insidente sa pagtutok, Timbariz Umal. Pumasok sa tindahang ito sa Balagtas, Bulacan, Biyernes ng gabi, ang lalaki may dalang flashlight. Hinahalughog niya ang mga gamit. Matapos ang halos 2 minuto, umalis ang lalaki. Tangay na ang dalawang mamahaling relo at pera. Sa tulong ng kuha ng CCTV, agad natukoy at nahuli ang suspect na napag-alamang 15 taong gulang pa lang. Noong aming itong nirespondihan at maimbestigahan, ay nakita namin dito sa CCTV footage yung salarin o yung migawa nito. Dahilan nito ay agad kami nagsagawa ng follow-up investigation at operation. Kung mga nakitaan ng CCTV, may nakakilala po sa kanya kaya nahuli po siya agad. Ayon pa sa biktima, nasa 100,000 piso ang halaga ng dalawang relong tinangay ng suspect. Bukod pa ito sa 60,000 pisong cash na ninakaw din. Pero mahigit 1,000 piso na lang ang na-recover na pera sa suspect. Hindi na rin nabawi ang mga relo. Napag-alaman namin meron itong iba pang
nasangkot na nakawan na ginawa. Inamin naman ang minor de edad ang ginawang kasalanan. Napag-alamang hindi na nag-aaral ang suspect at namatay na rin ang kanyang mga magulang. Humingi naman siya ng tawad sa biktima. Dahil minor de edad, itinurn over ang suspect sa Municipal Social Welfare and Development Office. Mariz Umali, Nakatutok, 24 oras. Isang babaeng tubong Ilocos ang nanguna sa mahigit 200 kadeteng nagtapos kanina sa Philippine Military Academy sa Baguio City. Pareho na sa graduation ceremony sina Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Leni Robredo. Nakatutok si Salim Malacan. Biro agad ang pagbati ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Vice President Leni Robredo nang magkita sila sa commencement exercises ng PMA Mabalasi Class 2019 sa Baguio City. Bakit noon ma'am nag-smile ka sa akin, ngayon hindi na? Ito ang unang pagkakataong nagkita ang dalawa kasunod ng mga bagong alegasyon ni Peter Jomel Advincula o nagpakilalang Bicoy na ang Liberal Party umano ang nasa likod ng planong pagpapatalsik daw sa Pangulo. Magkatabi ang dalawa sa buong programa at minsang nakita pang nag-uusap. Kamusta lang? Okay naman. Sa tradisyonal na pardoning o pagpapawalang sala sa violations ng mga underclassmen, nagbiro ang Pangulo sa mga kasalanang kanyang patatawarin. Rape. Ang number two is drugs with rape with robbery. Pangatlo, multiple rape of the women of Baguio. Si Cadet First Class Dion May Umalia ng Ilocos Sur, ang class valedictorian. Tumanggap siya ng presidential saber at house and lot. Sa top 10, kasama rin ang apat pang female cadets. Niregaluhan ng Pangulo ng caliber 45 na baril si Cadet First Class Danmark Solomon na class coat o last placer sa 261 nagtapos. Hinubad naman ni Duterte ang kanyang relo at ibinigay sa bagong commander ng Cadet Corps. Be a good soldier who will serve the Constitution, protect the people, secure our sovereignty, and preserve the integrity of our national territory. 263 dapat ang graduates ng PMA Mabalasi Class of 2019, pero may dalawang kadeteng nakitaan ng violations at hindi muna pinagtapos. Mula rito sa Baguio City, Salima Nafran, Nakatutok, 24 oras. Isang negosyante sa Laguna ang patay matapos hampasin ng tubo sa ulo sa loob ng kanyang bahay. Yan ang tinutukan ni John Santicaito. Duguan at nakahandusay, ganyan na nang makita ng kanyang kasambahay ang negosyanteng si Alma Alarcos sa kanyang kwarto sa Barangay Linga, Pila, Laguna. Base sa investigasyon, hampas ng tubo sa ulo ang sanhi ng pagkamatay ni Alarcos. Kuwento ng kasambahay na si Annalyn Maribuhok, pagdating niya sa bahay, bukas na ang main gate habang sarado naman ang isa pang gate kung saan daw laging dumadaan ang biktima. Naka-ano lang po sa pinto. Pagano oras? Wala ba siyang kasama sa bahay? Wala. Manunggang niya lang. Napansin din daw ng kasambahay na wala na ang tricycle ng kanyang amo. Ayon sa pulisya, pagnanakaw ang posibleng motibo sa krimen, lalo't na pag-alaman din nilang nawawala rin ang cellphone ng biktima at ang di pa matukoy na halaga ng pera. Patuloy na iniimbestigahan kung sino ang posibleng nasa likod ng krimen. Dead on arrival naman sa ospital ang isa pang negosyante na si Ferdinand Gabel matapos siyang pagsasaksakin sa Lawag City, Ilocos Norte. Base sa investigasyon, habang nagiinuman si Nakabel at ang gwardiyang suspect na si Hardy Lukban, nagkaroon sila ng pagtatalo na humantong sa pananaksak. 5 sugat sa dibdib at 2 sa likod ang tinamo ni Gabel. Patuloy naman tinutugis ng pulisya si Lukban na tumakas matapos ang krimen. Jam si Sante Caico, Nakatutok, 24 oras. Tinutugis pa rin ang pulisya ang driver ng kotseng ng araro ng mga sasakyan, poste at tao sa Maynila nitong Lunes. Tinututukan din ng pulisya ang posibleng koneksyon ng naturang driver sa pagkawala ng dalawang TNVS driver. Nakatutok si Dano Tingkun. Sa bodycam ng isang enforcer ng Manila Traffic and Parking Bureau, malinaw na nakunan ang mukha ni Frankie Mark Serrano. Hindi dinig sa video ang eksaktong traffic violation ni Serrano, pero nadagdagan ng problema ng mabistong peke ang ipinakita niyang lisensya. Pero nagmatigas ang enforcer. Sa dulo ng video, bigla na lang... Bali yung isang ID, di ba yung ID niya na nakuha sa kanya? Actually, yun yung binerify namin dun sa address. Na kinonfirm naman rin ang kanyang relative na dati siya doon nakatira. At yun talaga yung pangalan niya, yung Mark Serrano.
Kasunod ang pagsita ng enforcer, nangyari na ang tagpong nakunan sa nag-viral na video noong Lunes. Pinagbabato ang sinasakyan ni Serrano nang subukan itong ilusot ang kotse sa iskinita. Inireklamo na si Serrano sa Manila Prosecutor's Office ng reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and damage to property. Tinututukan din ng MPD General Assignment Section ang posibleng koneksyon ni Serrano sa pagkawala ng TNVS driver na si Lawrence Fajardo. Nawala si Fajardo noong April 22 matapos maghatid ng pasahero sa General Trias mula Dasmariñas, Cavite. Malamang ang posibilidad na may kailangan din siya rito sa pagkakawala nitong mga Grab drivers o yung driver na itong LPUs na kanyang daladala nung pagka-traffic incident. Tinitingnan din ang posibleng koneksyon ni Serrano sa pagkawala ng TNVS driver ding si Manuel Alamudin noong April 26. Kasi ang the same person ang nag-dito sa dalawang ito, yung BIOS, tsaka yung latest na incident yung Innova. Dano Tingkong, Katakatutok, 24 Horas. Naglabas ng bagong kautosan ng LTFRB kung saan gagawin ng terminal to terminal ang biyahe ng mga UV Express. Ibig po sabihin, bawal nang magbaba at magsakay ng kung saan-saan lang. Ang mga pasahero at driver, prove naman kaya. Nakatutok si Victoria Tula. UV Express ang madalas sakyan ni Kurt Minerva papunta sa trabaho. Bukod sa komportable, madali rin siyang nakabababa saan man pumara. Pero sa ilalim ng LTFRB Memorandum Circular Number 2019-025, gagawin ng point-to-point o terminal-to-terminal ang biyahe ng UV Express. Kaya bawal na ang pagbaba at pagsakay kung saan-saan. Noong 2009, inalaw ng LTFRB yung tinatawag na mayroong babaan at saka sakayan sa loob ng tinatawag na 2-kilometer radius ng bawat terminal sa bawat dulo. Nagbabaan at sakaya na po yung mga pasahero kahit saan. Nagdulot daw ito ng pagsikip ng trapiko. Tumagal din daw ang biyahe dahil mayat maya ang tigil ng UV Express. Humahaba rin ang pila sa mga terminal dahil matagal bago makabalik ang UV Express. Ang mga lalabag sa memorandum, kakasuhan ng breach of franchise. 5,000 pesos ang parusa sa first offense, 10,000 sa second offense at suspension o cancellation ng prangkisa sa third offense. Maaari ding suspendihin o kanselahin ang lisensya ng driver. Pero para sa mga pasahero gaya ni Kurt, pahirap ang bagong polisiya. Imbis kasi na bumaba sa mismong destinasyon, kailangan pa niyang sumakay ng panibago sa terminal. Kung bababa ko ng point to point, so maaaring magdoble o madagdagan ng 50%. So paano po yung pamasahe ko kung mag-jeep ako pabalik dun sa mismong pupuntahan ko talaga? Hassle po siya lalo na kapag nagmamadali ka and mahaba pa yung lalakarin mo. Might as well either take the bus or the PUJ. Nagre-reklamo na rin ang driver na si Mac. Mangangalahati raw ang 800 to 1,000 pesos niyang kita araw-araw. Malaking kabawasan yun kasi kung dito lang kami manggagaling, wala kami may sasakay dun, puro pa ganun lang masasakay namin. Pero sabi ng LTFRB, hindi mawawala ng pasahero sa mga terminal dahil bago pa man aprubahan ang isang ruta, inalam na ng ahensya kung marami ba ang posibleng sumakay roon. Victoria Tulad, Nakatutok, 24 Horas. Viral sa social media ang isang principal na nagdala ng kalabaw sa eskwelahan para araruhin ang hardin doon. Bida naman sa iba't ibang pisa mga nakakatakam na pagkain Pinoy. Ang pampagod vibe sa tindi, Dano Tingkungko. Hindi ito bukid kundi garden ng eskwelahan. At ang nag-aararo gamit ang kalabaw, magsasaka sa hapon, principal sa umaga. Siya si Sir Desiderio Logdonio, punong guro ng Sapa Anding Agricultural Vocational Technical School sa Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur. Brigada eskwela namin yun. Pangalawang araw yun. Ako'y nag-araro din doon dahil yung parents ko ay magsasaka din. Kaya hindi ako nahihiya na nag-araro ako doon sa school na. Alaga niya mismo ang kalabaw na dinala niya sa eskwelahan. Kahit principal na siya, nagsasaka pa rin daw si Sir Desiderio pagkatapos ng trabaho. Mahirap daw talikuran ang trabahong nagpaaral sa kanya at sa kanyang mga anak. Sa Kalawag, Quezon naman, bida sa pista mga bihasa sa paghuli ng alimango. Sa Alimango Festival, pabilisan sila sa pagtatali ng mga huli kahit nagkanda sugat-sugat ang kanilang mga kamay. Ito naman ang pinakainabangan ng lahat.
ang karera ng mga alimango. Panalo ang pambato ni Lucing Balios. Pero ang totoo raw nitong finish line, sa kawali. Tatamisa naman ang labanan sa Mango Festival ng Cebu. Pwedeng bumili sa mga na-harvest na, pwede rin kayo mismo ang pumitas sa puno. Siyempre, may free taste. Dalating ko ang Kanakatutok, 24 oras. Viral ang video ng walong aso na matyagang naghihintay ng treats mula sa kanilang amo. Yun nga lang, may isa pa rin talagang pasaway. Ang usapang pets nilutukan ni Athena Imperial. Okay, balik na dad. Get up. Kung self-control ang pag-uusapan, sisiw yan sa mga asong ito. Kahit pa kailangang magpigil sa katakam-takam na treats. Oh, makinig lahat ha. Kung sino lang yung tatawagin kong pangalan, yun lang yung lalapit. Kalmadong naghihintay ang lahat. O, tawagin natin si Nido. 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 Bigyan nyo kasi ng daan. Kaya hindi nakakadaan kasi nahalangan nyo. O, up na daw. Up. Nido. Get up. Up na daw. Up na. Pero merong tila di nakapagpigil. Tawagin natin si Lala. Dalawa ang Lala? La. Pia. Ilang beses Pia pa siyang nagbaka sakaling makalusot. Oh, Pia. Congratulations, Pia. May iba pang tinawag pero hindi pa rin ang asong makulit. Kinder ba yun, no? Kinder? Si Kinder. Oh, balik na. Oh, balik na doon. Up na doon. Up. Mamaya na. Kulit na naman ng maliit na singgit na yan. Naku, nakalimutan na ata siya ng amo. Yun na. O, siyempre, tawagin natin si Stay. Milka. Si Pretty. Yeah! Milka. Balik. Alaga sila ng professional dog trainer na si Tristan. Hindi raw biro ang pag-train sa mga aso, pero lahat ng pagod, pawi naman daw. Stay! Stay! Sa totoo lang ang cute nyo. Come guys! Athena Imperial na kapito, 24 oras. Aliw, ang galing nila, galing, no? Galing. Marunong sumunod. Mm-hmm. Pero yung daig may yung ano lang. Hindi naman. Sige na. Basta laging may pasaway. Buti pa mga aso. At yan po ang mga balitang ating tinutukan ngayong weekend mula sa Tahanan ng Katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Merina. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan. Servisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.